sama-sama tayong magiging sasaki. Pati ang mismong Chinese Embassy sumama na sa mga nananawagang iban ang pogo sa Pilipinas. Dumepensa naman si Attorney Harry Roque matapos matagpuan sa sinalakay na pogo sa Porac, Pampanga ang isang dokumentong pirmado niya. Saksi si Jun Veneracion. Pwersahang pinasok ang mga natitirang gusali na hindi pa nasusuri sa pogo hub na ito sa Porac, Pampanga na puga daw ng mga ilegal na aktibidad. Sa isang gusali, nakuha ang mga latigo na pinaniniwala ang ginagamit sa pag-torture sa mga empleyado ng Pogo Hub. Meron ding datagpo ang mga gamit na pang-text blast o pagpapadala ng maramihang message ng mga scammer. Kinolekta rin ang mga papeles para matukoy ang mga sangkot sa Pogo Hub at kanilang mga koneksyon. Sa pinasok ng security office, nakita ang Certificate of Recognition ng PNP Regional Highway Patrol Unit 3 para sa umano'y generous donations na kumpanyang nagpapaupa sa mga establishmentong nag-ooperate sa niraid na compound. Dinepensahan naman ng Regional Highway Patrol Unit 3 ang pagbibigay nila ng Certificate of Recognition dahil sa naging kontribusyon ng kumpanya para sa pag-aayos ng kanilang pasilidad. Kasama raw ang kumpanya sa private sector na nagsagawa ng Ride for a Cause bilang bahagi ng fundraising activity para sa Regional Highway Patrol Unit 3. Nakapagbigay kami in good faith ng certificate of recognition. May mga item, may mga simento, may yero. Kasi noong December kasi nakita nila sir tumutulo yung quarters ng mga babae. Yung CR hindi nagpa-function. Mga clients namin hindi makapagpad sa comfort room kasi hindi dilapidated. Pero sabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Siyempre kung alam mong illegal ito, bakit kailangan magbigay ka ng appreciation? Diba? So, check natin yun. Kung gaano ka generous o gaano kalaki o paano ang tulong na ginawa din, malalaman natin. Nakita rin ang appointment papers na ito ng isa umanong executive assistant sa Malacanang sa opisina ni dating presidential spokesperson Harry Roque. May petsa itong January 4, 2021. Meron ding affidavit of support na pirmado umano ni Roque nung wala na siya sa gobyerno. Nakasaad dito, nasasagutin niya ang gastos ng dati niyang executive assistant sa biyahe nila sa Europe Oktubre nung nakaraang taon. Yun nga yung nakakapagtaka, bakit nandito yung mga documents na yon. Sabi ni Roque, abogado siya na nagpapaupang kumpanya sa isang court case, pero wala raw siyang kinalaman sa Pogo operation. Huwag daw haluan ng kulay ang nakuhang appointment papers ng kanyang tauhan nung siya pa ay nasa Malacanang. Matagal ko na nga pong empleyado yan, no? Apo. Pero matagal lang pong hindi siya nagtatrabaho sa akin. Tingin ko po kasi nag-aaral siya somewhere dyan sa Clark, no? Mm-hmm. Baka nakitira po siguro dyan. Sa pagdinig ng sangguni ang panlalawigan ng Pampanga, ginisa ang local government officials ng Porac sa pangunguna ni Mayor Jaime Capil. Kaugnay ng illegal na Pogo Hub sa bayan ng Porac na ni-raid ng mga otoridad noong June 4. Lumabas sa pagdinig na tuloy-tuloy na nabigyan ng business permit ang Lucky South 99 na operator ng Pogo Hub mula 2019 hanggang 2023. Sa kabila ng kakulangan sa mga kaukulang requirements at dokumento, lumabas din na nang kumuha ng business permit ang Lucky South 99 noong 2019 na ibigay ito sa loob ng isang araw. Nag-apply po sila ng application around November 11 po of 2019. Kailan na-issue yung... Yung business permit po. Business permit. That same day po, sir. On the same day? November 11 po. Ano yung mga documents na require nyo? May lilintikan tayo dyan. Naundo ng sinabi ni Mayor Capil na wala siyang anumang alam na may nangyayaring human trafficking, sex trafficking, torture at iba pang illegal na operasyon sa Pogo Hub. Ang Chinese Embassy umapila na sa gobyerno ng Pilipinas na iba na ang Pogo. Wala ang nilang basihan ang mga paratang na nag-uugnay sa China sa operasyon ng Pogo. Mahigpit daw na ipinagbabawal ng mga batas sa China ang anumang uri ng sugal at meron anilang ebidensya na nagsasangay ito sa iba pang krimen tulad ng kidnap for ransom, human trafficking at murder. Para sa GMA Integrated News, Jun Veneracion ang inyong saksi. Bago sa saksi, 8 ang sugatan sa salpukan ng tricab at isang kotse sa Misamis Oriental. Sa CCTV, pagewang-gewang ang andar ng tricab nang makasalubong nito ang kotse. 5 menor de edad na sakay ng tricab ang kabilang sa mga sugatan.
Batay sa investigasyon, nakatulog umano ang driver. Galing daw sa party ang mga sakay ng tri-cab. Isinugod sa ospital ang mga sugatan. Maayos na po ang kanilang lagay at handa naman daw makipag-areglo ang mga sangkot sa aksidente. Seryoso at hindi lang panakot ang banda ng China na manghuhuli sila ng mga hindi Chino sa kinikilala nilang teritoryo ayon sa isang senador. Sa bisperas ng pagpapatupad ng utos ng China, desidido pa rin pumalaot ang ilang mangingisdang Pinoy. Saksi si Joseph Morong. Iniisip po namin yun, yung takot, pero mas nangingibabaw po sa amin kasi yung hanap buhay. Lakas loob pa rin papalaot ang mga mangingisda sa Masinloc, Zambales kahit bukas na ipatutupad ng China Coast Guard ang bagong utos na manghuli at magkulong ng mga banyagang mangingisda na tatawid sa mga inaangking katubigan ng China. Kabilang na ang bahagi kung nasaan ang Bajo de Masinloc na hindi lamang nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas, kundi nasa teritoryo din ng Zambales. Igigit daw ng mga mangingisda ang kanilang karapatan. Walang karapatan sila na magpatupad ng ganyang batas dahil atin po ang teritoryo na yan, atin po ang karagatan na yan, atin po ang West Philippine Sea na nasasakop ng EEZ, Exclusive Economic Zone. Sa bagong utos ng China sa Coast Guard nito simula bukas, maaari itong manghuli at magkulong ng hanggang 2 buwan ng walang paglilitis ng sinumang mga dayuhan na papalaos sa kanila umanong karagatan. Walang sinabi ang China kung ano ang sakop ng bagong direktibang yan, pero inaangkin ng China ang buong South China Sea. Sa pinakauling monitoring ng Philippine Coast Guard sa Bajo de Masinloc kahapon, mayroong 2 barko ng China Coast Guard at 5 Chinese Maritime Militia vessel lang nandoon na mas mababa sa karaniwan ng bilang. Wala ring namataang floating barrier sa bunganga ng shoal. Hindi sa dinadownplay po itong bagong regulation ng China. Kung talagang they're going to enforce such new regulation, di sana mas mataas na ang bilang ng China Coast Guard na na-deploy nila dito. Panawagan ngayon ng mga Pilipinong mangingisda sa gobyerno. Bigyan nila ng pansin ang mga maliliit na mangingisda ng West Philippines na sana bigyan naman nila ng proteksyon. Ayon naman sa National Task Force for the West Philippine Sea, walang dapat ikabahala ang mga Pilipinong mangingisda. Naka-alerto daw ang Philippine Coast Guard at iba pang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Justice at Department of Foreign Affairs kung may mangyayari mang hulihan. They are not trespassers. Kung meron mang trespasser dito na hindi sumusunod sa international law and keeps on violating the United Nations Convention of the Law of the Sea, that's only the Chinese Coast Guard and that's only the Chinese Maritime Militia. Sila lamang ang walang karapatan para pumunta rito. Nandyan po ang inyong Armed Forces of the Philippines, ang ating Philippine Navy, pati na rin po ang Philippine Coast Guard. So marami po tayong mga pinag-uusapan ngayon na mga hakbangin na nagagawin in order for us to protect our fishermen. Hinihingan pa namin ng pahayag ang China. Nakipagpulong si Senator Francis Tolentino kay DFA Secretary Enrique Manalo ngayong hapon para pag-usapan ang deadline bukas ng China. Hindi pwedeng isiwalat ni Tolentino ang lahat na napag-usapan sa DFA. Pero base sa hawak ng impormasyon, naniniwala siyang hindi bluff o walang lamang banta ang pahayag ng China na ipatutupad nila ang Coast Guard law at mga aresto ng mga trespasser. Dapat ang ating Philippine Coast Guard, ang ating Philippine Navy, maging ang ating samahan ng mga mangingisda ay dapat maging alerto sa mga mangyayari. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Sa ilalim sa counseling ang isang lalaki na nanakit sa kanyang nanay na 95 anyos. Hindi pa nagpaawat agad ang suspect kahit natumba na ang biktima. Ating saksihan. Galit na galit na itinulak ng 75 anyos na lalaki ang kanyang 95 anyos na ina na papalabasan ng kwarto. Agad namang sumaklolong isa pang babae sa natumbang matanda. Pero hindi dyan nagtatapos ang pagmamaltrato ng lalaki. Sa loob ng kwarto, patuloy na pinagbuhatan ng kamay ng salarin ang kanyang ina. Maririnig ang paghagulgol ng matanda habang galit siyang pinaghahampas ng sariling anak. Ang kasama nila sa kwarto, ilang beses na sinubukang umawat. Pero hindi nagpatinag ang suspect.
Sinubukan ding tumayo ng matanda pero dito na siya sinampal ng suspect kaya muling napahiga. Base sa investigasyon ng pulisya, naggalit ang suspect na hindi siya payagang lumabas ng ina. Itong anak daw na suspect natin, nagpaalam sa kanyang nanay na pupunta sa isang burol. Ngayon, nairita itong anak kaya nagawa niyang saktan ang kanyang nanay. Mabilis namang na-rescue ang biktima nang itawag sa pulisya ng isang konsihalang insidente. Ayon sa kanila, walang tinamong sugat ang matanda. Hawak na rin ng pulisya ang anak pero wala raw balak ang biktima na magsampa ng kaso. Ayaw naman niya maghabla kaya isang intervention na lang natin. Both of them are undergo counseling. Yung anak naman niya ay kusang loob naman humihingi ng patawad sa kanyang nanay. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Mensahe ng Santo Papa sa mga pari, hindi dapat lumampas sa 8 minuto ang sermon tuwing misa. Pabor ba dyan ang mga Pinoy? Pinulsuhan yan sa Barangay Saksi. Sa homily sa misa, ibinabahagi ng pari ang salita ng Diyos na naaayon sa nakasulat sa Biblia. Pero ang sermon ng pari, mas maiging iklian ayon mismo kay Pope Francis. Para maging epektibo, sabi ng Santo Papa, sapat na ang 8 minuto. Kung higit pa raw dyan, nawawala ang atensyon ng tao at pwede pa silang makatulog. Pabor ba dyan ang mga kapuso natin online? Agree ang iba. Ang mahalaga raw ay ang laman at hindi ang haba ng mensahe. Kahit maikli raw ay tumatagos ang mensahe. Sabi ng isa pa, para saan pang pagsisimba kung makakatulog lang naman ang dadalo dahil sa tagal ng sermon. Minsan, sabi ng isa pa, may mga dagdag na sermon na wala namang kinalaman sa ebanghelyo. Pabor ako ba sa lahat ng mensahe nakapaloob na ron sa 8 minuto? Kasi iba kaya humahaba sa haba rin ng mga explanation ng pare, may iba may kwento. Pero yung sa 8 minutes, kung lahat nandoon, walang problema. Hindi naman pabor ang iba. Masyado rin nagmamadali sa 8 minuto o hindi ito sapat para ipaliwanag ang isang paksa. Mas okay raw kung 15 minuto o higit pa. Ang isa naman, inihalin tulad ang pakikinig sa mensahe ng Diyos sa pakikipag-usap sa asawa o ibang minamahal. Payag ka raw ba sa 8 minuto lang? Pag-question ng isa, bakit kapag chismisan at paggamit ng cellphone, hindi naman inaantok ang ibang tao? Hindi ako pabor, sir, kasi ako, panata ko na lagi to, 5 years ago na. Yun po ang nakasanayan ng tao, yun na lang po yung susunod. Alin po? Yung mahabang sermonya ng pare. Para raw sa mga hindi talaga nakikinig, pati nga raw ang 8 minuto ay masyado ng mahaba. Hindi raw nakakaantok kung handa ang pusong tanggapin ang mensahe ng Diyos. May mga nagbirong maglagay ng buzzer na kapag tumunog, tigil na ang sermon. Tanong ng isa, pwede bang sermon ng nanay ang bawasan? Sabi ng isa pa, pwede ang 8 minuto para sa karaniwang araw ng misa. At mas mahabang sermon sana tuwing feast day at iba pang espesyal na araw para sa simbahan. Habang sabi ng isa, pagandahin ng homily ng pari para kahit abuti ng 30 minuto, hindi makakatulog ang mga parokyano. Mahaba kay Maisy yan, okay lang sa akin. Mga payunya sa mga tao na laging isipin medyo, kung mawalan ng pag-asa, kung may problema, manalangin lang. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyo, saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.